Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, ay may isang magandang dalaga na ang pangalan ay Cinderella. Ilang panahon makalipas ang pagpanaw ng kanyang butihing ina, nag-asawang muli ang kanyang ama kay Lady Puffy. May dalawang anak na babae si Lady Puffy na ubod ng yabang. Palaaway sila na kahit isang simpleng brush ay pinag-aawayan nila. Ah! Tumigil ka nga! Ano ba? Isoli mo sa akin yan! Ayoko nga! Isang araw, umalis ang ama ni Cinderella para sa isang malayong paglalakbay. Sinamantala ito ni Lady Puffy. Inatas niya kay Cinderella ang lahat ng mabibigat na gawain. Paglilinis ng bahay, pagsisibak ng kahoy, at pagluluto, na lahat ng oras ni Cinderella ay nakalaan na sa gawaing bahay. Sa kabila ng kanyang pagpapakahirap, pinagmamalupitan pa rin siya ni Lady Puffy. Mami, kadiri si Cinderella. Ayoko siya kasalo sa hapunan. Huwag mo din siyang papatulugin sa kwarto namin. Babangungutin kami. Narinig mo ang sinabi ng magaganda kong anak. Humanap ka ng ibang matutulugan sa atik. Ang kawawang Cinderella, napilitan siya na gawing kwarto ang maalikabok na atik. Mula sa maliit na bintana, tinatanaw niya ang hardin. At paminsan-minsan ay kinakausap niya ang puting kalapati. Kamusta, kaibigang ibon? Kik, kik. Sa pagdaan ng mga araw, habang nililinis niya ang bago niyang silid, makilala niya ang dalawang munting daga. Oh, may kasama pala ako sa kwarto. Hi, ako si Cheddar. At ako naman si Mozzarella. Ako si Cinderella. Alam ko, paborito niyo ang keso, diba? Sige, ikukuha ko kayo ng makakain. Yay! Gutom na kami! Hindi kami makapunta sa kusina, ilang oras na rin nakalipas. Oo nga, may nagbabantay doon na halimaw. Malamang yun ang pusang si Papu. Bukas ng umaga ay ipaghahanda ko kayo ng almusal. Kinaumagahan, tinungo ni Cinderella ang kusina. Di siya gumagawa ng anumang ingay. At nandun nga ang pusa na si Papu, nagbabantay sa butas, nakahanda ng hulihin sina Cheddar at Mozzarella. Tahimik na kumuha si Cinderella ng ilang pirasong keso upang iakyat sa atik. Kaso, nakasalubong niya ang mga anak ni Lady Puffy. Ano yung hawak mo? At saan mo yan dadalhin? Keso lang to, para sa almusal. Ma! Ninanakaw ni Cinderella ang pagkain natin! Ninanakaw? Hindi ako kailanman magnanakaw ng kahit ano! Isa kang magnanakaw at sinungaling pa! Masama kang bata! Umaba ang mga munting daga at nagtakbuhan sila sa kusina para takutin ang masusungit na magkapatid. Ah! Daga! Mami, may daga! Natatakot ako! Di lang isang daga! Dalawa! Ah! Huhulihin na sana ni Lady Puffy ang mga daga nang may kumatok sa pinto. Dumating ang embahador mula sa palasyo. Ang kanyang kamahalan, ang prinsipe, ay naghanda ng isang marangal na pagdiriwang sa palasyo bukas ng gabi. Ang lahat ng dalaga ay inaanyayahang dumalo sa ang grandeng sayawan na ito. Nang marinig ang tungkol sa sayawan sa palasyo, galak na naghanap ng maisusuot ang magkapatid sa kanilang kwarto. Nais ni Lady Puffy na maging maganda ang kanyang mga anak sa importanteng okasyon na ito. Pinwersa ng makasariling magkapatid si Cinderella na ipaghanda sila ng magagandang damit para sa sayawan. At dumating na ang takdang araw. Pagod na pagod si Cinderella at kailangan pa siyang gisingin ng mga munting kaibigan. Cinderella, gising! Gising! Kailangan mo din pumunta sa sayawan! Ngunit,
Wala akong may susuot. Ang nag-iisa kong damit ay marumi. Pumikit ka lang, Cinderella. Meron kaming sorpresa para sa'yo. Dinala ng mga munting kaibigan si Cinderella sa gitna ng silid. Itinaas ng munting kalapati ang tabing sa pader gamit ang tuka. Tada! Di ako makapaniwala. Isang bestida! Ang ganda! Isinuot ni Cinderella ang bago niyang damit. Inayos ang buhok at bumaba na sa sala. Ngunit nang makita siya ng mapag-imbot na magkapatid, nagwala ang mga ito sa selos. Hindi hahayaan ni Lady Puffy na makapunta si Cinderella sa palasyo. Gayong nakita niya na di hamak mas maganda si Cinderella sa kanyang mga anak. Kaya naghagis siya ng isang mangkok ng munggo sa dupungan at ipapapulot ito kay Cinderella. Kung makukuha mo ang lahat ng mga butil sa abo at may babalik sa mangkok sa loob ng 5 minuto, makakasama ka sa amin sa palasyo. Sa labis na kagustuhan ni Cinderella na makadalo sa sayawan, sinimulan niyang pulutin ang mga butil. Nang makita ng mga munting kaibigan ang kawawang kalagayan ni Cinderella, tumulong sila agad. Sa loob ng 5 minuto, ay naibalik nila ang lahat ng butil sa mangkok. Nagmamadaling hinabol ni Cinderella si Lady Puffy na paalis na at pinakita niya ang mangkok na puno ng butil. Ganun pa man, ay wala talagang balak si Lady Puffy na isama si Cinderella. Kaya idinahilan niya ang marungis na damit ng dalaga. Iniwan nila si Cinderella sa bahay at nagtungo na sa palasyo. Ang kawawang Cinderella, malungkot niyang tinungo ang hardin at doon siya umiyak. Sa ilalim ng puno ng hazelnut na itinanim ng kanyang ina, maraming taon na ang nakalipas. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang puno ng hazelnut at lumitaw ang isang magandang diwata! Ang pangalan ko ay Liabel. Narito ako upang tulungan ka. Huwag ka nang malungkot. Ikaw ay makakadalo rin sa engranding sayawan. Ngunit paano? Sa itsura kong ito? Ako ang bahala. Kailangan ko lang ng isang kalabasa. Yung ibang kailangan ko, nandito na. Bumalik si Cinderella na may daladalang kalabasa. Ikinumpas ni Liabel ang kanyang magic wand at ang kalabasa ay biglang naging isang magandang karwahe. Ang mga daga ay naging magagandang kabayo. At ang kalapati ay naging bihis na kutsero. Di makapaniwala si Cinderella sa kanyang nasaksihan. Wow! Paano mo nagagawa yan, Liabel? Ikinumpas uli ng diwata ang magic wand. At biglang nabihisan si Cinderella ng isang napakagandang asul na bestida. Sa kanyang mga paa ay lumitaw ang kumikislap na kristal na sapatos. Mukha na akong prinsesa. Salamat, Liabel. Oras na para pumunta sa palasyo. Bilisan mo na. Bago umalis si Cinderella, ay nagbigay ng babala ang diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi, mawawala ng bisa ang Salamangka at lahat ay babalik sa dating anyo. Nakinig naman ng mabuti si Cinderella sa diwata at sa wakas ay tumungo na sa sayawan. Ang karwahing hugis kalabasa ay huminto sa harap ng malaking palasyo. Taglay ang kahanga-hangang kagandahan, pumasok si Cinderella sa bulwagan. Lahat ng bisita ay napatingin kay Cinderella. Sino kaya ang napakagandang dalagang ito? Maski sina Lady Puffy at mga anak nito, ay hindi nakikilala si Cinderella sa anyo ng magandang dalaga. Nilapitan ni Prinsipe Leo si Cinderella at umibig siya sa unang pagkasilay sa dalaga. Magandang binibini, maaari ba kitang maisayaw? Tila nawiwili si Cinderella sa pakikipagsayaw sa gwapong prinsipe. Nalilimutan na niya ang tungkol sa oras. Tamang-tama,
Bago tumungtong ng alas 12 sa orasan, naalala niya ang babala ng diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi... Agad na iniwan ni Cinderella ang prinsipe at tumakbo palabas ng palasyo. Saan ka pupunta? Hindi ko man lang alam pangalan mo. Patakbong bumaba si Cinderella sa hagdanan ng palasyo nang biglang nahubad ang isang kristal na sapatos. Ngunit wala nang oras para balikan pa niya ito. Mabilis siyang sumakay sa karwahe at lumisan. Hanapin ang may-ari ng naiwang sapatos. Kung kinakailangan, ipasukat sa bawat dalaga sa buong bayan ang sapatos na ito. Pagtungtong nga ng alas 12, lahat ay bumalik sa dating kaanyuan. Umuwi na rin si Cinderella at sa silid niya sa atik, iniisip niya ang tungkol sa malahimalang gabi na nakasayaw niya si Prinsipe Leo at ramdam ng puso niya na umiibig na siya. Ngunit imposible na makilala siya ng prinsipe sa kanyang luma at madungis na pananamit. Lumipas ang panahon, nagpatayo ng isang malaking mansyon ang prinsipe sa gilid ng palasyo. Ito ay para sa pinakaiingatan niyang kristal na sapatos. Lahat ng dalaga sa bayan at mga karatig bayan ay bumibisita sa lugar na ito upang sukatin ang sapatos. Pati nga sina Lady Puffy at mga anak nito ay bibisita rin sa sikat na mansyon. Ngunit hindi nila isasama si Cinderella. Dito ka lang sa bahay. Imposible na sa iyo ang sapatos. Tama! Magkakasya ang sapatos kung hindi kay Cassandra, siyempre sa akin. Pero ako rin naman ay isang dalaga sa bayan na ito. May karapatan din ako na sukatin ng sapatos. Ngunit hindi man lang pinakinggan ni Lady Puffy si Cinderella. Bagkus ay kinulong pa niya ito sa loob ng bahay. At syempre, hindi kumasya ang kristal na sapatos sa paa ni Cassandra. At hindi rin kay Jezabel. Sige pa! Konti na lang! Kakasya yan! Kinagabihan, habang maliwanag ang ilaw sa mansyon, nakataka si Cinderella sa tulong ni ng Mozzarella at Cheddar. Nakarating siya sa marilag na mansyon. At nilapitan niya ang kumikislap na kristal na sapatos. Sa aktong isusukat pa lang niya ang sapatos, pumasok naman si Prinsipe Leo sa silid. Tigil! Huwag kang gagalaw! Baka masira mo ang sapatos! Hindi po! Sa akin po talaga ang sapatos! Nagsasabi siya ng totoo! Siya si Cinderella! Buong tapang na isinuot ni Cinderella ang sapatos sa harap ni Prinsipe Leo at napagtanto ng prinsipe na sukat nga kay Cinderella ang sapatos. Ikaw! Nung gabi na yon, ikaw nga, ikaw yung magandang dalaga na sinayaw ko nung gabi na yon. Maaari ko ba malaman ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Cinderella. Maaari mo ba akong pakasalan, Cinderella? Masayang sinagot ng oo ni Cinderella, ang pinakamamahal niyang prinsipe. Nagpakasal sila sa malaking kastilyo at habang buhay silang naging maligaya.